yung mga doorknob na pinipihit. Di ba, engineering ka ba talaga? Hindi mo alam ano mga tawag sa mga doorknob. Nakalimutan ko pero ipakita ko na nga lang yung doorknob ng bahay. It's me, Aya, and welcome to another video. So, long time no see again, mga Kafur family. It's been a while. Yes, ang tagal-tagal ng previous vlog natin. I guess that was last month pa, November pa ata yun. Medyo naging busy kasi alam niyo naman sa Baguio, pagdating talaga sa travel pass, medyo hassle. Kaya ngayon lang ulit kami nakapag-vlog. And look at my background. Iba na naman ang background natin kasi naka-uwi kami at last sa wakas. Nakauwi kami ni Jen dito sa province namin, dito sa Namilangan City. Hindi, Namilangan lang. It's Namilangan Alfonso Lista. So, malapit na malapit. Sobrang lapit lang talaga namin kay Maris Dam. O kaya, irrigation na tawag ng mga iba. Pero, hindi ko din masyadong alam yung history. Kasi hindi naman kami laki dito. Laking Lepanto kami. Dito lang kami nung nag-retire na si father namin. So, pumunta kami dito. Dito yung probinsya. Dito din yung mga relative namin. So, hindi ko din masyadong alam yung background ng Maganda, Marisdam, pero as in, sobrang dun kami. Mismong boundary kami. What next? Ha, nawawala ko dahil sobrang init. As in, sobrang init talaga. Noong mga previous days, hindi naman medyo malamig. Okay naman. Nagulat nga ako kasi parang mas malamig pa sa Baguio nung unang pagdating namin. Mga 2 to 3 days nandito kami. Ang lamig, ang... Medyo masakit sa ulo yung lamig niya kumpara sa Baguio na mag-jacket ka lang, and then okay ka na. Dito iba yung lamig kasi nga syempre siguro madaming mga kahoy, kaya literal hangin is real. Okay, so for this video, gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga laman ng mga bag natin pag nag-travel tayo. Kasi ako, me personally, yun yung mga gustong-gusto kong pinapanood dati when I was in college. Yun yung mga gusto kong pinapanood, yung mga pinapakita nila kung ano yung laman ng mga bags nila. Okay, so pag sa plane, we call it hand carry bag, yung pwede mong ipasok sa luggage. Pero pag sa bus, jibag mo latan in Ilocano, inyatibag mo nga itugod, kumbaga ka siya. Siyempre sa bali mo di maleta, tayuin niya, ta. Han mo mga babing nga kalkalan di ay. So parang ganun din. So yun yung ipapakita ko kung ano yung mga lagi kong dala-dala every time na nagtatravel ako. And especially now na COVID, madami tayong dinagdag. Siyempre, we have to be very safe. Alam niyo naman, laging yan yung sinasabi ko. Always be very safe, especially ngayon. Kasi dapat ang laging mindset natin is yung uuwian natin. We have to be very careful kasi hindi lang yan sa sarili mo eh. Kasi uuwi ka and my mom is a senior citizen. So I have to be very careful na dapat lahat ng iuuwi ko as much as possible safe. Lahat yan. And then kami din. Okay, so let's start. Ito yung bag. Magaan lang to, magaan. Kaya gusto ko tong bag na to kasi magaan, hindi siya mabigat. Kasi may mga bags na malaki pero sobrang bigat. Ito naman sobrang gaan yung bag. Pero ang dami mong pwedeng ilagay. Literally, sobrang dami mong pwedeng ilagay dito. Pwede mong, alam mo yung bag ni Doraemon? Pwede na bag ni Doraemon. And okay naman yung quality niya kasi nasa pag-aalaga yan eh. Kahit mag-bag ka ng thousand dyan, kung hindi mo inaalagaan, useless din. So itong bag na to, this is a very, ang mura niya nung nabili ko to is only 600. Hindi mo naman kailangan mag-bag ng sobrang mahal para lang magamit mo. Okay, so ito, very mura pero ang dami mong pwedeng bitbitin and this is very useful bag talaga. Pwede mo itong gamitin for hiking actually for 2 to 3 days o kaya sabihin natin mga 2 days. Pwede mong ilagay dito yung mga iba mong dala. Kasi ang dami pang space actually dito sa bag ko. So, open natin, bubuksan natin. Ano ba kayo? Ay, excited. Papakita ko sa inyo yung mga laman ng aking bag. Okay, so lahat ng nasa bag ko, ipapakita ko talaga. Wala tayong pipiliin. Okay, so let's start. I'm so excited. Ako ang na-excite actually kasi ito yung mga gustong-gusto ko. Ano yung mga gustong-gusto ko na parte pag nagtatravel ka, yung nilalabas mo, tas pinifix mo, di ba? Para kang tanga, tapos babalik ulit, ayusin mo. Pero ganyan talaga, ang pangit naman na nasa bag mo lang. Siyempre, you have to bring them out, tapos ayusin mo, tapos ganun talaga yung actually yun yung happiness ng travel, yung pag-resize mo ng mga gamit, di ba? Yung mga bag na gusto ko pag nagte-travel ako, gusto ko yung hindi masyadong, as much as possible, isa lang. Ayoko yung madaming compartments kasi
ako yung taong ang dami kong mga organizer and mga pouches. Gusto ko mas komportable ako na dun ko daw organize o kaya dun ko nasa separate yung mga gamit-gamit ko kasi yung mga daming compartments na bag. So ito wala siyang compartments. Meron lang siya yung dito yung mga ordinary na mga lagayan lang ng mga cellphones, mga ganyan. Okay, so ang unang bumungad sa akin is lagi akong may mga dalang Ziploc. Oh yes, lagi akong may mga dalang Ziploc. Kasi dito para sa mga, kasi hindi naman lahat ng mga sasakyan may mga basurahan. Kung hindi naman Ziploc, at least kahit mga ordinary supot-supot lang, para naman pag may kalat tayo, mailagay pa din natin dito. Yung mga dumi natin, yung mga kalat natin, yung mga wrappers. So, lagi akong may mga dala talagang mga Ziploc. Kasi ayoko talaga ng makalat. Okay, so next naman is si DSLR. Kasi actually, ang ginagamit kong nagpa-vlog, yung phone namin ang ginagamit ko. Ginagamit namin to for mga pictures ng mga nature, mga ganyan. So, eto. Ayan. So, dyan siya. Okay. Parang naglalabas tayo ng mga ano. Parang talagang si Doraemon kung nanonood kayo yung bag ni Doraemon. Parang ganun. So, yan. Eto yung lagi naming dala. Eto yung DSLR namin. Okay. So, next naman is etong si laundry bag na maliit. O, parang laundry bag ata to. Kasi, lagi akong may mga dala-dalang mga towel, mga ganyan, mga panyo. Kasi si Jen, sobrang grabe siyang magpawis. So, I have to make sure na may mga dala ako. Kasi pag mga tissue kasi, wala lang. Mas trip ko pa din yung mga ganyan. Pero dati, hindi naman yung mga laundry bag. Kahit anong mga pouch, yun na lang yung nilalagyan. Yun na lang yung mga pinaglalagyan ko. Okay, so next naman is yung mini fan. Ayan. Na napabili lang ako. Hindi naman ako laging wala naman ako ganito dati. Pero dahil kay Jen, kaya kami meron ganito kasi grabe talaga siyang madali siyang pagpawisin and ang dali niyang mainitan. So, meron yan. Meron kaming bit-bit pag nagta-travel kaming dalawa. Okay, so next naman. Okay, so ito yung isang organizer ko. Sa organizer na to, andito yung mga charger, andito yung mga cable, yung mga cord. So, yan. Ito yung charger ng DSLR namin. And then, ito naman yung charger ng mga phones. And then, charger nung headset ata to. Ito ata yung charger nung headset. And then, ito naman yung charger nung mini fan. And then, ito naman yung headset. Okay, so, gusto kong ipakita tong headset na to. Sobrang ganda nito actually. Sobrang cute niya. This is from Sabath. Sabath or Sabath. Okay, so, yan. Gamit kasi ni Jen yung isang headset. Di ba? Super cute. So, para itong, ito yung mismong parang power bank niya. So, pag nalubat yung headset mo, so, pag nalubat si headset mo, pwede mong i-charge dyan. And then, ito yung USB port. So, pwede mo siyang i-charge. Parang ito actually yung power bank ng headset. So, yan. And then, kung napansin nyo, meron tayong cable cord organizer ang tawag dito. Kasi ayoko yung buhol-buhol. Ayan. Diba? Ang laki ng tulong talaga nito. Kasi I'm pretty sure lahat tayo, yun yung pinakaayon natin. Yung mga nagbubuhol-buhol yung mga cords natin. So, see? Napakadaling tanggalin dahil sa cable cord organizer. Okay. Mabilis siyang tanggalin. Maganda tong pouch na to actually. Pwede to sa makeup kasi dito sa loob meron kang tanan para sa mga brushes. So yan. Okay. Pero hindi ko nilagay ng mga brushes. Okay, so next is yung coin purse. Yan. Kasi ang pangit kasi pag yung mga coins mo nasa wallet mo, ang daling masira. So yan, meron tayong coin purse para naman separate. So there. And then, there. Okay. Ito naman yung key organizer natin. Hindi ko alam kung key organizer or key holder siguro. Key holder. So yan. Okay, so next is yung medicine kit. Medicine kit ang tawag ko dito. Kay ate ko natutunan to kasi nga siya yung ever since nag-aral siya, pag nagbabiyahe siya, lagi siyang may mga daladalang mga gamot kasi hindi natin alam kung anong mga pwedeng mangyari. Kaya ito dapat yung hindi mawala-wala pag nagbabiyahe tayo. So, andito yung mga pain reliever, yung antihistamine kasi nga yung allergic rhinitis ko, yung ate ko kasi sinusitis. Kaya laging may mga dalang mga gamot. So, there, medicine kit. Okay, so next is si sanitary pad holder. Lagi akong may dala kahit nung nag-work ako, nung nag-aaral ako. Okay, so lagi akong may dala kahit nung nag-aaral ako, nung nag-start na ako magtrabaho, laging merong bag kong mga sanitary pad.
o kaya mga panty liners in case of emergency. We'll never know kasi kahit naman ako na regular, minsan pa iba-iba pa din yung dates na nagkaka-red days tayo. So, para to make sure, baka naman yung nagbiyahe ka tapos walang convenience store, walang CR, paano na te? O, diba? Di, ang biyahe mo is sirang-sira na yung hindi ka na mapakali. So, lagi tayong magbaon, mga girls. Kaya mga girls, lagi tayong magbaon ng mga, alam niyo na, mga sanitary pad, mga panty liners. And, so, dyan ko nilalagay. Para naman, di ako pagpunta ng CR, hindi ko dala-dala lahat ng pouch. At least, eto lang yung dadalhin ko. Okay, so yan si sanitary pad holder. And then, next naman is, ngayon, isa to sa nadagdag ngayon. Wala naman to dati. Pero yung ate ko, bago pa nag-start ang COVID, talagang siya na yung mask quit. Kasi lagi siyang naka-mask. Kasi ngayon yung sinusitis niya. Okay, so eto naman si mask holder. And so, meron akong baon dito na five lahat yung baon ko na mask. Yun sa bag ko, meron akong one box doon na binaon. Kung bakit ko may mask holder, kasi nung ang ginagamit ko is yung mga mask ng mga tela ganyan, medyo nagkaroon ako ng mga pimples dito. Hindi ko alam kung yun na yung tinatawag natin mask acne. Mas maganda pa din talaga pag surgical mask pa din ang gamitin natin. Okay, so yan. Para maiwasan natin talaga yung mga mask acne. Kasi ang dami ko ng mga napapansin, almost lahat na lang yun na yung nagiging problema, si mask acne. So, meron akong baon para after 4 hours, mapalitan ko siya. Okay, so next man is si maliit na pouch. Ano pouch ba tawag dito? Hindi ko din alam. So, hindi ko papakita kasi andito yung mga importanteng cards, passport, and then yung mga cash bill. Bang tawag nun? Pag yung papel na pera. Actually, dito ko sila nilalagay. And then yung mga coins, doon naman sa coin purse. Hindi kasi ako mahilig talaga mag-wallet. I don't know, pero hindi talaga ako mahilig sa wallet. So, andito yung mga passport namin na dyan, yung mga importanteng IDs, yung mga importanteng cards, and then yung mga cash bill. Hindi ko alam kung cash bill. Paki-comment down below kung anong tawag dun sa pera nating papel. So, yeah. Okay, and then next, ito yung pinaka-main pouch ko. Kaya nga, ayoko yung mga maandaming compartments. Mas gusto ko yung mga different pouches o kaya iba-ibang mga organizer para dun ko nasa-separate yung mga gamit ko. Para pag lumabas ako, alam ko kung ano yung bibit-bitin ko. Kasi pag compartments kasi, medyo nagiging less space yung nasa bag mo. Tapos hindi mo naman sila, kailangan mong dalhin yung buong bag. So, dito yung mga kaekan ko. So, syempre, si sunblock, hindi mawawala yan. Kasi hindi mo ito pwedeng ilagay dun sa maleta mo kasi magsisunblock ka every now and then. So, meron akong, andito yung mga sunblock ko. And then, si alcohol. Yan si alcohol. And then, si ano bang tawag to? Hand sanitizer. Ito na si hand sanitizer. And then, si Lysol. Yung tugo na Lysol. So, yan. Okay, and then si vitamin C, si Frenzy, yan, andito din sa bag pa rin case na mag-take ako ng vitamin C, dito lang siya sa bag ko. And then yung for mirror, ginagamit ko lang kasi talaga ni mirror kasi hindi ako nagre-retouch. Nagba-blotting paper lang ako. Iwasan yung mag-retouch kasi nagkakaroon tayo doon. Mas, kung ikaw ay sensitive, mas nagkakaroon ka ng pimple pag nagre-retouch ka kasi pawis na pawis ka, imagine mo, pawis na pawis ka, ang daming mga dumi, yung mga hangin, yung mga likabok, tapos magre-retouch ka. So, parang yung dumi, nai-spread na lang sa mukha mo. So, ang ginagamit ko is blotting paper and then, okay na, fresh ka na. Ayan. And then, si fresh spray. So, there. Okay, dito naman sa kabila, is yung mga ball pens, yung mga papel, ayan. Andito yung blotting paper ko. So, yan yung blotting paper ni Mama Ann. Hello, Mama Ann. Yan yung blotting paper mo. Okay, so andito yung mga ball, may mga dala akong mga ball pens. And then, papel na ganito ang size. Kung nagtataka kayo, bakit ako may ganitong papel na booklet? Kasi, notepad pala, actually notepad. Kasi dun sa bag, hindi ko alam kung sa bag yun lang, pero I guess sa all over the world naman ata ginagawa to. O kaya sa Pilipinas, yung, di ba, pagpapasok ka sa mga establishment, kailangan mo mag-sign up ng pangalan, yung address, contact number for contact tracing dito sa Baguio. So, ang ginagawa ko, bago na para less hassle,
bago na ako lumabas ng bahay, paglalabas ako, andun na nilalagay ko lahat yung pangalan ko, yung address ko, yung phone number ko, and then yung signature ko na din, and then ilalagay ko na yung date. So, ang ilalagay ko na lang dun is yung body temperature ko. And yun na yung ibibigay ko kay guard, o kay dun sa booklet, o kay dun sa drop box. And lahat ng pinuntahan ko actually tinatanggap, o diba? Kaysa pumila ka pa dun, kasi ang daming mga establishment na grabe yung pila, tapos kung ano yung pinipilahan nila, parang mag-sign ng para sa contact tracing na logbook. So, yan. And then, please lang, magdala tayo ng sariling ballpen natin. Alam mo yun, yung kahit sabihin natin na nawawala na si COVID o kaya may gamot na si COVID, please naman, magdala tayo ng sariling ballpen natin. Ang simpleng mag-bag ng ballpen o kaya hawakan. Ako nga nakalagay sa pantalon ko actually yung mga ballpen. Nakalagay sa pantalon ko, hindi ko na nilalagay sa bag ko kung madami akong pupuntahan. Okay, so there. And then, oh, by the way, andito pala yung... Hindi ko alam kasi kung anong tawag nito eh. Nabili ko lang din, pero hindi ko kasi alam kung anong tawag nito. Okay, so dati ang ginagawa ko, meron akong yung mga disposable gloves. Lagi akong may dala nun para pag nag-withdraw ako sa ATM, gagamit ako ng disposable gloves and then tapon right after ako makapag-withdraw. Pero ngayon, meron na tong, ang tawag nila dito, parang nakalimutan ko talaga eh kung anong tawag nito eh. Pero para to sa pag-open mo ng door na hindi mo hahawakan yung mga doorknob. And then, pwede itong gawitin mo para dun sa mga ATM pag nag-withdraw ka. And nagagawa naman niya yung trabaho niya. Ito yung ginagamit ko pag nag-withdraw ako. So, malaking tulong talaga. Malaking tulong siya. Especially nga ngayon na COVID, we really have to be very careful pagdating sa mga hinahawakan talaga natin. Yung ATM, yung mga doorknob na hindi mo naman alam, mga comfort room, mga public comfort room, tayo hindi mo alam kung sino-sino mga pumasok-pasok dyan. So, ikaw na yung gumawa ng paraan para i-secure mo yung sarili mo, para secure din yung mga uuwian mo. So, yan yung ginagamit ko pag nag-withdraw ako. And, ang laki ng tulong niya. Okay, so, dagdag lang, hindi to pwede dun sa mga doorknob na pinipihit. Kung alam niyo yung doorknob na, hindi ko kasi alam nung tawag nun eh. Ito yung kumbaga... yung hahawakan mo, tapos igaganyan mo, eto yung gagamitin mo. Hindi pwede yung mga doorknob na pinipihit. Engineering ka ba talaga? Hindi mo alam ano mga tawag sa mga doorknob. Nakalimutan ko, pero ipakita ko na nga lang yung doorknob ng bahay. Para sa ganung mga doorknob lang to. So, instead na hawakan mo, pwede naman yan. Pero, mag-gloves ka na lang. Okay, gumamit ka na lang ng t-shirt ganyan mo, mas madali. Pero pag sa ATM, yan na lang. Okay, yan. Pag wala kayong mga disposable gloves, yun. Okay, so, alin ako, meron pang mga, isa pang ziplock dito. Ayan, may ziplock ako dito. Wanna know why kung bakit may ziplock ako dito. Andyan yung disposable gloves. So, yan. So, pag pupunta ako ng CR, yung comfort room. So, yun. So, wala na. Okay, so... that's it. Wala nang laman ng aking bag. Ay, nilabas ko pala yung payong. Dapat dito yung payong ko. Bottled water dito din. So, wala nang laman ng aking bag. Ang dami pang space nitong bag na to. So, pwede siguro pag yung mga overnight, pwede ka pang maglagay ng mga underwear mo o kaya mga... oh, pwede pang isang shirt, isang pants. Pwede pa yan. As in, madami pa siyang malalaon talaga. Madami pang pwedeng ilagay. And then, madami pang space. So, wala na siyang laman, and we're done! Sobrang init. So, that's it mga ka-fur family. I hope nag-enjoy kayo sa ating video. So, next video naman natin is ipapakita ko kung paano ako nag-fix sa maleta. So, there. Yung maleta na pwede akong ilagay sa loob. So, ipapakita ko kung paano ako nag-fix dun sa mga maleta. Yun naman yung mga next video natin. And thanks for watching. We'll see you in the next video. And bye-bye. God bless. Happy New Year pala mga ka-fur family.